Ayan, sorry guys. So, nakaw pala yung ating mic. So, good morning po sa ating lahat. Magandang araw po. So, welcome sa video card repair. Ayan, workshop picks. Meron tayo ditong i-repair na ayan po ang ating bagong modelo lang po ito. So, ngayon lang ako nakapag... I think nakapag-repair na ako nito. Isang business. Kaya lang ibang brand. Pero, yung ganito ang sulat. Ngayon lang ako nakapag-repair. So, problem po nito ay no display. Ito po siya, guys. So, nagsalita ako kanina, wala palang mic. So, ayan. Ito ang brand nyo, guys. Ayan. So, brand new po siya. Mukha pang brand nyo. Ayan. So, maganda naman yung pagkakadesign, pero ang laki ng heatsink niya. So, pag malaki kasi ang heatsink, masyadong nasisira agad ang chip. Ayan. Maganda. Maliit lang yung pinaka-heatsink na dito. Tapos, marami yung gitling-gitling na yon na nasa loob para yung temperature ma-exhaust niya. Ayan. Kalimitan kasi sa malalaki ang heatsink kasi sira agad yung chip. Kasi yung temperature niya, masyadong lumalakas yung init ng heatsink, hindi na ilalabas agad kasi ang laki ng heatsink. Ayan. So, malimit kasi sa mga repair na nare-repair ko na malalaki heatsink, nasisira agad. Kagaya ng mga, yung tawag na, yung Sotak na mini na 2GB at saka 4GB. So, madali masira yung chip niya kasi malaki yung heatsink niya, yung pinakailalim. Yung pagkakadesign yung ganito niya, sobrang laki. Yan o. Basta yung malalaki na ganun, ang bilis masira. Yung manipis-nipis, mas maganda. Mas maano yung exhaust niya eh. Yung bang, yung kasi yung heat niya, pumupunta agad dito sa ibabaw. Yan. Kasi yung maliliit na yon nai-exhaust agad siya sa hangin. Pero pag malaki kasi, nandun pa siya sa ilalim bago ilabas dun sa ano. So, yun lang yung napansin ko. Napansin ko lang yun, guys, sa mga repair kasi. Saka yung mga palit na big na 1070 na malalaki yung pan, 1060. Na malalaki yung heatsink niya, na lalaki ng pan. Yun, I'll name it, sira yung chip kasi ang laki ng ganto niya. Yung mga ano. Kahit sa ibang brand, ganun siya. Napansin ko yun sa mga nire-repair ko. Ayan. So, ang problem po nito ay no display. May sticker pa siya. Hindi ko alam kung may warranty. Pero nakalagay dito ay 2020. May bilog siya, 2020. Ayan. 2022. Pero hindi ko alam kung may warranty pa siya. So, chat natin ang may-ari. Ang pila ng repair nito ay 428. Baka ito may warranty pa. So, parang may warranty pa siya, 2022. Tapos may seal pa siya ng sticker. So, DDR6. So, parang hindi ko yata mabubuksan na. Ang problem niya, no, display, guys. Tapos, may nakita ako dito. May bloated siya, guys, na capacitor. Ayun siya. May bloated siya. Pumutok. Dahil pumutok, no, wala na rin siyang warranty. Ayan, sa madaling salita, guys. Ayan, kaya no choice din naman. Hindi niya may babalik ng customer. So, ito siya, guys. Sa ilalim. Hindi siya masyado nakita. Pumutok yung capacitor, guys. No display siya, guys. No display. So, ito ay wala ng warranty. Kasi bloated yung capacitor. Ayan. So, buksan na natin. Wala na tayong magagawa. Ayan. Wala na rin yan. Di accept sa warranty pag mga may sunog. Yan lang ang problema sa mga warranty kasi. So, papalitan natin ang capacitor yun. Bloated siya. So, check natin kung ano. Buksan na pala to? Ay, hindi.
Monitor nila, wala naman palang ano. Ayan. Wow. This is a RX 6600 6600M. So, 50, meron 57, saka 68, meron 6800. So, yan. Ano pa yung ano? Nabuksan na. Siguro yung nabuksan na to. Mukha parang nabuksan na siya. Ayan, putok guys yung capacitor. So, so pumutok siya. Malimit to eh. Naka-experience na ako nito. Siguro nag-fluctuate. Ito pumuputok to eh. Capacitor na to. Itong SMD capacitor. Pero ang pumutok sa kanya, itong malaki. May bloated siya. Napataka ng hinang. Mayroon dito. Hinang pala, hinang lang pala siya, guys. So, kala natin siya bloated. So, check natin. So, check na lang natin. So, kala natin siya bloated. Kasi no display ito eh. So, basahin natin yung nakalagay. Kasi nakalagay no display. So, hello, magkano po para yung GPU? Minsan, sobrang na bihira. Nagdi-display siya hanggang BIOS lang tapos namamatay. So, yun lang. So, na-break na natin yung ano. Hindi nagre-reply yung customer. Yan. So, napansin ko kasi kanina bloated yung ano, capacitor. Pero hindi po siya bloated. So, na-remove na natin. So, wala na tayong magagawa. So, may makita may warranty pa. So, wala naman sinabi ang customer eh. Pinadala sa atin. Kaya, wala. No choice. Talaga, i-re-repair natin. Sana'y ma-repair natin to. So, no display. Bagong-bago pa yung PCB. Parang may moist siya. Nagmo-moist. May mga moisyo. Baka nagkakaroon siya ng so ito ang issue nito. Madalas ano daw. Minsan nagdi-display daw. So, malinis pa siya guys, oh. Pero yung ano niya po, yung kanyang thermal interface, para siya hindi brand new eh. Kasi ang thermal paste ng brand new, ano siya eh, yung factory niya, dito kasi nakalagay yun. Pero nakakalat siya oh, wala na siya oh. Tapos square pati yun, pag brand new. Square yung thermal paste. Pero nakalagay ngayon, so hindi siya square. Parang may changes na siya. So, malalaki ang heatsink. So, ang liit lang ng chip niya, guys. Latest version siguro ito ng chip. So, ganda ng kanyang design. Na-amaze ako.
Inspection natin siya. So, check na natin. Mapapadisplay natin. Bakit siya walang display? So, hindi pala siya guys bloated. Nalaglag lang siya ng panghinang. So, nalaglagan siya. Bakit siya nalaglagan ng panghinang? So, kala natin bloated. AMD. Made in Taiwan. Meron dito ang corrosion sa baba. So, may kulay green. Saan nyo nakuha ang kulay green na yan? May green siya. Oh, may green siya dito. So, iba yung IC niya. 703. So, may schematic itong mga ganito. So, ibig sabihin nagkaroon siya ng schematic. Ah. Siguro napitik ka ng liquid. Malinis na malinis siya man siya eh. Wala akong nakikitang ito, buhok. So, bukod lang dito, parang bloated siya guys, itong isa na to. Ito, mayroon siyang umbok. Kita nyo ba? Ayan siya guys, oh. 1R0. R0 siya. Medyo bloated siya, guys. Yun lang napansin natin. Napansin nyo ba? Ayan o. Kita sa microscope. May makintap. Bloated. Ito. So, 1R0. Pwede natin yan palitan. Palitan natin ang coil yan. So, para sa 1 volts to eh. Sa GPU chip. So, check pa natin. So, may nakita rin akong ano eh. Color green. Yan. 4R7. May mga ano na siya. Pero, mukha pa naman siyang brand new. Pero, mayroon na siyang corroded. Ayan o. Kinakapitan na siya ng kung ano.
So, kaya nanggaling yung hinang na yun. May hinang siya kanina eh. Paano naglusot yun dun? Teste rin natin siya. Okay, diet mode. Tignan natin kung may shorted. Before we test. So, mayroon siya. 400. Ano kaya ito? 1 volt siguro. This is a BRM. Matula. One thirty six, sixty one, fifteen. Tingnan natin ang fuse. So, meron tayong 6, 5. Okay. Tingnan natin ang fuse kung ilan. Pag ito ay open, baka bumigay. So, hindi good ang fuse. Display fuse ito. So, good siya. Good. Ilang ohms ba ito? So, katin natin kung ilang ohms. So, meron tayong 63 ohms. Ito ay ilang ohms? 1R0 eh. So, 1 ohms. So, 1 ohm. 63 siya eh. Yan, 64. Sira yung tester natin. Yung hula-hula lang. Tansya-tansya po ang ano. Hindi pala hula-hula. Tansya-tansya lang. Test natin kung may display. O wala. Mag-voltage checking tayo. No display daw ito eh. So, power on. So, chip is eating. May display siya, guys. So, may display siya. So, bench. Ah, may display, oh. Ano kaya yung problem na ito? Yan, batag-orange yung ating reading. So, may display siya. Ayun. Red. So, hindi siya nagbo-boot. Green. Kailangan mag-boot siya. Okay. Bakit siya ganon? So, meron ditong parang liquid damage. Baka ito lang, tapos natuyo na. Check na natin. So, may BRM niya. Ito. Napapansin niyo. Baka siya na liquid damage dito. Tapos, natuyo na lang. Possible ganun eh. Yan. Dito sa ano na to, meron din dito. Ito. Medyo basa dito. Saka dito. Saka dito. Yan. Kung moisture yan. Kasi dito, meron nakita ng kulay green. Possible, baka natilamsikan lang ng tubig. Tapos nag-protect, nag-freeze ang BIOS. Possible, baka ganun lang nangyari siguro. Kasi no display daw eh. Ayan. Tapos minsan walang display. Yung doon yung una, laging walang display. Minsan nawawalan din. Madaa, nakalagay kasi dito. Minsan, sobrang bihira. Oh, sobrang bihira daw, nagdi-display.
Tapos, no display. Yan. So, so far may display siya. So, ang gagawin ko muna dito ay, ikililing ko na lang siya. Para the best option. Kasi kung na-liquid damage siya, na natuyo lang agad. So, siguro napitikan. May nakitaan ko ng kulay green sa likod eh. So, I think okay pa itong ano niya. Coil dito. May display pa naman eh. So, stress test ko na lang. Para malaman. So, kikilining ko siya. Wala naman tayo mabuburang sulat. So, tapos i-stress test ko na lang ito para malaman natin kung working siya na maayos bago ibalik sa customer. Then, palalamigin. Ganun lang testing nito eh. Palalamigin. Tapos, kinabukasan titestingin bago ibalik. Para sigurado. Ayan. Kasi mahirap yung kasi minsan lang daw sobrang bihira magkaroon ng display. Okay? So, as of now, so, cut natin yung video. Stop muna natin. So, checking ko muna dun sa stress test. Okay? So, ayan guys. So, update tayo dun sa ating nire-repair. So, napaka, ang problem nito guys ay, ano, kung tutusin ay, simpleng problem lang. Ito siya guys. Ano lang siya? Problem niya, no, display, din pan-spinning. So, dati siyang may display. The problems nito, base dun sa checking ko, nagsa-shutdown siya dahil overheated yung kanyang GPU chip. Kasi, gaya nga nung nasabi ko dun sa una natin, napaka para sa akin guys, napaka pangit ng design. Sa totoo lang, hindi siya kilalang ano, GPU. Ang problem niya guys is thermal pad lamang. Nagkaroon lang siya ng difference na point kasi ano siya eh, point kasi ang ayan guys, ang ginawa ko siya ganyan niya guys, ay pinalitan natin siya ng thermal pad na 0.5 mm. So, yung kanyang nakalagay na thermal pad ay, so, kumapal lang siya ng kaunti, guys. Naging ano lang siya, 0.75 something or 0.6 mm. So, nagsha-shutdown na siya, guys. Yun lang yung issue niya. So, nung ito yung nakalagay at kinabit ko at nag-stress test ako, umaabot na, guys, yung temperature niya ng hanggang 89, di 90 shutdown na siya, guys. Dalang beses ko siyang in-stress test, guys. So, umaabot lang siya ng 2 minutes, nagsha-shutdown na siya. Yun yung problem niya. Kasi yung, ano niya, GPU chip niya, sobrang napakanipis. Kasi latest version siya ng, ano eh, ng GPU chip ng AMD. Etong ano na to, nire-repair natin na to. So, maliit lang siya. Ibig sabihin, pag nagkaroon siya ng heat temperature ng hanggang ganun, hanggang 90 degree, at hindi agad niya na-transfer dun sa heatsink, kasi yung heatsink niya, masyado siyang malaki. Yung ilalim. Yung bago, yung parang ano niya eh, di ba, bago yung dumating dun sa exhaust fan, yung heat niya, bago dumating dun sa pinakamaliit, hindi niya agad na ilalabas yung heat. Parang, masobrang init na nung heatsink, kasi malaki nga siya, hindi dumadaloy dun sa mga, parang sa ganito niya, yung mga ganito, yung gitling-gitling na ganyan. Hindi siya nakakaabot doon. Kaya nagsha-shutdown siya. Kaya yun sa temperature niya, masyado siyang mataas. Yun yung napansin ko guys sa mga nire-refer ko kasi na GPU. Yung may mga ganito, ang lalaki ng mga ano niya. Yung heatsink. Yung ganyan design lalaki. Kasi ganun din kasi sa repair na ano, palagi nasisira yung GPU chip niya. Sa mga Gigabyte na gantong series. Ito yung series na ganito. Yung dual pan. Yan. Kasi yan, pansin nyo, ang laki nung pinaka-ano niya, oh. Heatsink na, ano, yung pinaka... Yung bang, ang ibig ko sabihin ay, dapat maliliit lang yung gitling. Kasi ang laki niya, oh. Kaya lagi nasisira sa ganito is GPU chip. Palagi siyang bumibigay sa gantong modelo. Dapat ganito siya. Yung, kasi yung huling labas na ng mga Gigabyte, ito guys, yan, mga RTX. Napakaganda na nung heatsink niya. Yan, mapansin nyo. Yung gitling-gitling niya, pinanipis. Tapos yung metal niya sa GPU chip, maliit na lang siya. Pansin nyo. Kaya hindi agad-agad nasisira ang GPU chip na mga, ano, about sa heating lang. About usapang heating. Siyempre, hindi kasama yung mga shorted or yung sobrang dumi.
Kasi kaya lang din naman nasisira minsan niya, sobrang dumi eh. Kaya hindi nakaka-exhaust yung heat. Kaya nasisira yung GPU chip. Eh, kita nyo, yung mga RTX na nilabas. Yan, na mga 3070 to guys. Napakaganda ng heatsink niya. Tapos, tripan. Yan, ito guys, itong nare-refer natin ito. Yun yung isang issue niya. Baga ba, at bagong ano lang ito, bagong brand. Hindi ko alam kung ano eh. Nga ngayon lang kasi ako nakakita ng ganitong brand. Pang ano ko na yata to, pang dalawa lang sa repair ko yung ganitong brand na MLSS, parang ganyan. So, hindi ko siya kilalang brand guys eh. Yan. Eh, kanina yung temperature, nagto 2 minutes pa lang ako, umaabot siya ng 89 degree. Tapos, mawawalan display. Nakadalawang ano ko, stress test guys. Tapos, sinilip ko guys, yung difference niya, kukunti lang yung difference niya eh. Sa 0.5, sa 0.5 millimeter. Tapos yan. So, meron ako dito panukat guys eh. Nabibili naman to sa online. Yan. Kasi 0.5 lang siya, guys. Ito lang siya, 0.5. Ayan, oh. So, kita nyo ba? Yan, 0.5. Ano, naliwanag, eh. Yan, 0.5. So, kunti lang yung difference niya, guys. Dito po sa 0.75, oh. Tapos ngayon, nag-shutdown na siya. Ngayon, pinalitan na lang natin ang thermal pad. Para, ayun, nung pinalitan ko siya ngayon ng thermal pad, guys. Yan, yung temperature niya, GPU temperature sa 100% na GPU load natin is nag-up and down lang siya sa ng 78, 76 degree. Kasi hanggang 83 degree pa yan, guys. So, ibig sabihin, kunti lang yung difference niya na naging issue nung customer natin, naging problema. So, sa madaling salita, thermal pad lang na nagkunti lang difference, umangat lang na kunti yung thermal pad. Kasi tumaba na yung thermal pad niya eh. Tumaba na to eh. Yan. Bumakat na kasi dun sa kanyang biram. Sa biram ito guys. Bumakat na dun sa biram niya. Tumaba na siya. Yun ngayon parang umangat siya. Kasi ang position pati kasi nung ating nire-repair. Ay para siyang ganito eh. Kung ito yung malapad. Para nagkaroon lang yung. Tapos dito lang yung ano. Saan ito tawag dito? Parang dito. At dito lang. Yan. Side. Ibig sabihin, kapag kumapal itong dalawa dito, aangat ito, di mababakante itong ilalim na to, itong square na to. Kasi ito yung GPU chip eh, nababakante siya. Tumabingi lang siya ng konti guys, nagsha-shutdown na siya. So, yun yung isang big problem nitong isang ganitong unit. So, kaya pa minsan pagbibili talaga ng GPU o video card, kailangan, siyempre eh, matagal na rin sa merkado. Parang ano lang yan eh, sa toothpaste. Yung Colgate, matagal na sa merkado. Sa sabon naman, Safeguard, matagal na sa merkado. Yung bang alam na alam mo na trusted na, yung parang marami na siyang nagamit, tested na siya, talagang maganda siya. Parang kung sa video card, itong ganitong babagong salta na modelo, siguro Chinese brand siguro to. Saka yung iGame na video card, so Chinese brand siya guys, malimit siya, masira. So marami ako nare-refer no, nasira chip. Yan, yung mga Chinese na iGame. Kasi CN siya eh. Made in China. Yan, kumpara mo dun sa branded na mga Thai made in Taiwan. Kasi yung Taiwan kasi, high US na yan eh. Yung TMC factory kasi, is halos ano siya ng may shell holder ang US. Halos yan, malaking share. Halos American technology yan eh. So, dito sa video card na to, yun nga lang. Medyo sa customer, so, talagang kalalagaan niya to sa maintenance. Palit ng thermal paste, thermal pad, every 6 months. Tapos, pag napan-download na lang siya ng Tech Power Up CPU Zay, para ma-monitor niya yung temperature ng GPU. Kasi, umaabot siya, guys, kanina. Nakadalawang stress test ako, guys. Shutdown. So, possible, kaya siya nawala ng display dahil sa issue na yun. Nagpipreach yung BIOS. Then, yung dahil doon sa GPU chip niya, hindi na kinakaya yung heat. So far, ngayon guys, so running siya ng 26 minutes. So, stable yung temperature natin ng 77 degrees Celsius. So, napaka lower lang niya guys. Napaka baba lang yung temperature. So, ibig sabihin, working na siya guys. It's working ng maayos. Ang naging cause lang, yun simple lang. Difference thickness lang niya. Tumaba lang siya ng kaunti. Sa, hindi ko alam kung, kasi napansin ko lang kasi dito, hindi ko alam kung pinagalaw niya na rin doon sa pinawarranty niya before tapos nilagyan ng seal.
Kasi may CLU na rin siya eh. Kasi ang parang nagalaw siya yung thermal paste niya kasi dun sa GPU chip. Hindi na siya yung original. Kasi ang original, pag bumili ka ng video card, square siya. Ganon siya oh. Yun. Yan yung naka-existing sa heatsink natin. Yun yun. Ay, ito kasi, parang hindi na siya original yung thermal pad at saka yung thermal paste. Siguro, baka naipawarante na dun sa binilhan. Possible ganon. So, ngayon, nilagyan ko na lang guys ng original na ano natin. So, ang ginagamit ko guys is yung Ice Fusion. So, Color Master po siya. Maganda siya guys. Kasi, yung dati, yung ganito, yung mamurahin, ito. Umaabot ito ng 80 degrees Celsius pag nagtitester ako. Samantalang ito guys, umaabot lang ng 60 to 77. Ganyan. So, napakalaki ng difference guys. Yung bigamat medyo mahal siya. Branded. No? Mahal siya. At least yung quality niya, napakaganda. So, yun yung ano. Dapat huwag nyo titipirin yung ating video card. Kasi mahal yung video card. 12,000. No? Mababa sa 4GB. 12,000. So, ito 8GB to. Medyo mahal-mahal to sa mga 15 to 20k yan. Pataas, ganyan. Depende sa brand. So, huwag natin titipirin. So, ang nilagay natin dyan is original po na thermal pad. Yung, ano siya? Odyssey. Yung ginagamit. Kasi maganda kasi nito. Napipirat kasi yan, guys. Yan, napapansin nyo na napipirat yan eh. Yan. Natatanggal. Nagka-crack. One time use lang yan, yung thermal pad. Ibig sabihin, pag nalagay mo, hindi mo na pwedeng tanggalin. Pag tinanggal mo kasi, nagka-crack na yan. Yeah. So, yun lang naging ano niya. Pinalta natin to. Simple lang siya ngayon, so. Tumaba lang ng kaunti. So, mukhang bago pa yung GPU. Hindi ko alam kung ilang taon na sa kanya. So, hindi nagre-reply may ari. Pero, kailangan natin mag-proceed sa repair. So, yun, napansin ko. Akala ko kasi, bloated yung capacitor. So, nagtataka ako, ba't nagkaroon ng solder lead o yung hininangan dun sa capacitor? Paano siya napunta dun? Nasa loob siya. Yun na ano. Yun na yung napansin ko sa... Kaya na, broken na natin yung warranty. Siyempre, pag bloated kasi, sa kita ko, sinundot ko kanina, hindi natanggal. Akala ko bloated. So, binuksan natin. Tapos, pinersa ko. Tinuso ko. So, solder pala siya. Natalsikan siya. Hindi ko alam kung technician yung may-ari nito or napagawa na. So, yan. So, yan yung ating ano, repair. So, na-explain ko ng mabuti. Kasi yun yung naging napansin kong issue niya. So, yung temperature niya, guys, 77, 78 degrees Celsius. Lower temperature yan, guys. Bagong palit ng thermal pad saka thermal paste. Okay? So, yan yung ating repair for as of now. So, possible yun lang yung naging cause. Kaya siya nag-shutdown. Kasi bihira daw mag-display eh. Yun. Dahil sa sensing niya, nagpipris yung BIOS chip nitong ating GPU. Yun. Kaya siya nawala ng display. Then, na-testing natin kanina nag-display siya. Tapos yun pala, pag sinalang natin, nilinis ko na siya guys ng locker plate PCB. Sinalang natin. So, yung thermal pad, hindi ko siya pinalitan pa. Napansin ko. Tapos, nagtumataas yung temperature. Tapos, nung pinalitan ko siya, 0.5 cent, ano lang. Umayos siya guys. Nakadalawang stress test ako na nagsha-shutdown. So, umayos siya. So, ngayon, stress test ko pa rin yan. Ngayon, tapos na natin. So, this is a 30 kalating oras ng stress test. Pagpatayin ko yan, tapos palalamigin ko, kinabukasan, titestingin natin para siguradong 100% this is working. Actually, guys, ganun ang ginagawa ko. Sa mga na-upload ko na video, yung mga tested na yan. So, hanggang ngayon, buhay pa yan. So, may yung iba naman, siyempre, mayroong sinasisira, natutuluyan. Depende sa pagkakataon, ano. Pero, about sa, ano, pass naman siya sa stress test. Kasi, full heating ang GPU chip niyan, eh. Pass yan, pag ganyan. Pag pumasa sa stress test. Ibig sabihin, good yan. Tatagal yan, or gumagana. Ganun yan. Walang issue yan, pag ganyan. So, either, marami na kasi magiging issue niyan kung sa labas. Either, liquid damage yung kanyang motherboard, PCIe niya, nasalpakan ng dumi, pagsalpak niya, nag-something-something, nagkaroon ng short circuit, balagabat walang burn, so either na-damage yung chip. Maraming possible na mangyari sa pagdadala, deliver, yan. Maraming cost yan. So, ayan yung ating repair, guys. So, I think this is working. It's working fine. Okay? So, 30 minutes, kalating oras na yung gumagana. So, sa tingin ko naman, good na po siya. Testing ko na lang yan. Puro follow-up, ano, bago isend, bago pabayaran. Kasi laging ganun mga ginagawa ko, pag mga ganyang may failure. Para sigurado. Kailangan pumasa bago, hanggang bago may release.
So, yan ang ating repair. So, yun yung aking sharing ideas lang, guys. So, hindi ako nagmamayabang o hindi ako nag-ano. Busy lang. Nagbabase lang ako sa aking experience. Sinishare ko lang yung ideas. Experience natin, paano nire-repair, paano yung difference, pagre-thermal. Iba yung may experience kasi pag gumagawa kisa dun sa customer na may basic lang. So, maaaring may namimiss siya kaya nasisira yung GPU. Kasi marami akong nare-repair, guys, na video card na ganun yung case natin, case scenario na palaging sabi nagre-thermal lang daw po siya, nawala ng power. Yung pala, broken yung PCB, may nahalit na isang capacitor, yung malinggit lang. Yun, marami ano eh. Ganun yung naging issue sa tagal na natin nagre-repair. Yan. Video card, majority natin. Video card repair po, guys. Ayan. Kaya kung sino man nakapanood nitong video card, sana huwag kayo mayabangan sa akin or huwag maano. Kasi mayroon mga nagko-comment minsan na. Siyempre may mga ano tayo eh, tawag dito. Heaters, yan. Hindi mawawala kasi yan sa mga videos, vlogs. Kasi ang pagkakala lang sa tao ay hindi pa repairs ang ugali. Kaya mapapansin nyo, kailangan may collaboration. Ayan. So, okay po siya. Working pa, gumagana pa. Ayan. So, yun ay for sharing ideas lang, guys. Mga video tayo dyan, mga technique, tricks. Mapanood nyo lang yan. So, kunan nyo lang ideas. Huwag nyo pulutin yung masama, guys. Pulutin nyo yung mabuti. Ayan. So, alalahanin nyo, may Diyos tayo. Yeah, sharing lang yan, guys. Sharing ideas. So, yan yung ating repair as of today. So, December 10, malapit na po ang holiday and New Year. Ayan. So, shout out po sa mga kapatid sa Iglesia ni Cristo sa buong mundo. Happy holiday po sa inyong lahat. Happy New Year po, mga kapatid. Kabro! Ayan. Sa Iglesia ni Cristo. Okay. So, sa mga bagong salta pa lang sa ating channel, so, in-invite ko po kayo mag-subscribe and click nyo ang notification bell. Then, mag-like na rin po kayo. Then, comment po. Tapos, share nyo rin po dun sa ibang mga hindi pa nakakalam ng video card repair. So, may video card repair po. Kasi maraming customer na nagugulat sila. May nire-repair po pala yung video card. Yung nire-repair ko siya kanina, guys, na 2GB na Galax. Isang taon na, guys, na naka-stack. Hindi niya alam na may nagre-repair pala. Pina-repair niya sa akin, guys. Ay, hindi ko alam kung ganun eh. Sabi niya, isang taon na daw naka-stack. Pero galing na, parang may mga plaques na siya eh. Baka na-stack na. Hindi na-repair siguro. Tapos, hindi na-repair. Tapos, na-stack niya isang taon. Tapos, nakilala niya ako, guys. Nakita niya tayo. Pinadala niya sa atin. Gumana, guys. Nagana. Isang taon na daw isa. So, ayun. Okay na. So, maraming natutuwa. Dun sa mga nalalaman nila. Tapos, gumagana. So, marami din namang sad. Kasi yung iba, hindi po nagagawa. So, pasensya na kayo. I try my best. I try my experience to repair your GPU. But not sometimes... is need to change, need to buy new GPU. So, ganyan lang naman ang buhay. Okay? Oh, sige. Okay po. Aba. Ayan, so, papalam na po ang video card repair, workshop picks. So, see you on the next one video. Okay, bye-bye. Thank you for watching.